Yo, magandang araw sa inyo. Magandang gabi. Kung anong oras nyo man ito pinapanood, mga tol. Ayan, setup muna ako. Pakita ko lang. Isang mabilisang setup lang. Balutan ko lang yung mga machines. Ava Diamond. Balutan natin. Yan, kung napapansin nyo, pumutol ako ng cling wrap na maliit para pambalot ko dun sa machine. Eagle rotary, balutan din natin. Mamaya sasabihin ko yung mga ginamit kong needles. Yan, balutan lang muna natin. Isalin muna tayo ng ink. Timple lang yung gray wash natin. Advance. Lalagay din tayo ng konting drops ng red. Konting drops lang. Para sa pang-background. Haluin lang muna. Kung mapapansin nyo yung title, no? How to tattoo animal fur. O yung balahibo. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yan, umpisa na natin, mga tol. Shadean ko muna yung mga dark na parte. Ang ginamit ko dyan is Ava Diamond na may cartridge needle na 13 mag curve mag. Sinisiksik ko lang. Easy filter yung gamit kong cartridge. Mamaya i-zoom natin para makita nyo yung sinasabi kong paggawa ng mga balahibo. Actually, walang nagturo sa akin ito eh. Kumbaga, kinapa ko lang. Self-discover ko lang. Kasi yung tinuring ko na mentor, wala na. Nasa ibang bansa na nagtatato eh. Wala talaga. Sa YouTube, nakapanood naman ako kaso hindi. Mas okay pa rin yung natutunan ko na lang siya sa sarili. Yan. Kaya share ko lang din sa inyo. Kaya ako sa mga makakapanood na mga veterans dyan, paki-comment na lang po kung tama rin yung style ko ng paggawa ng mga animal fur o yung balahibo. Kasi talagang self-discover ko lang po eh. Pero looks good naman po siya. Yan, ganyan lang po. Patong muna tayo ng gray. Shadean muna natin ng gray wash yung Yan, nag-blend ako ng gray wash dyan. Sa area na yan. Bago ko lagyan ng mga balahibo. Sa paggawa ng balahibo yan, ganyan lang. Parang ginagawa akong pang lining yung shader. Gumagawa ako ng maliliit na lines. Gamit yung shader needle na curve mag. Gagawa lang ako ng maliliit na hibla. Parang ganun lang. Yan. Kung napapansin nyo, hindi ako gumamit ng liner sa part na yan. Purong shader lang.
Shadean ko muna yung mga dark areas bago tayo mag-shift dun sa mga balahibo. Blending lang. Nag-gray lang ako dyan. Actually, dapat realism yung gagawin ko eh. Nag-tutorial kaso, hindi ko nagawang realism yun eh. Tsaka BNG lang. Sa susunod, gagawa tayo ng realism. Ang ginaganyang-ganyang ko lang oh. Ginagawa ko lang mga hibla-hibla. Magawa ko maliliit na lines gamit yung shader needle. Sige, mapapansin nyo, mukha naman siyang balahibo eh. Medyo matagal tong video natin ha. Kukonsume mo talaga sa mga data natin, mga sir. Yan, ganyan lang kasimple. Gawa ka lang ng mga maliliit na lines gamit yung shader needle. And nag-switch ako sa Eagle Rotary. Ang needle ko dyan is cartridge needle na Ava Diamond 9RS. Switch ulit. Kasi kailangan kong linyahan yung sa parte ng ngipin. Hindi ako gumamit ng solid block dyan para hindi magmukhang cartoons. Dark gray lang yung ginamit ko dyan na panglinya para madali pa rin blendingan. Kasi pag ginamit nyo yung solid na black, solid line ng black, mumukha ng cartoons eh. Hindi mo na madidikitan ng shade. Linya ko muna yung mga importante kasi baka maburaan eh. Ilong. Ayan, balik tayo sa 9RS. Pag itong Eagle Rotary naman yung gamit ko, nagre-reduce ako ng voltage dyan kasi masyadong malakas yung makina niya eh. Ito 4 or 5 volts lang, malakas na siya. Yung gamit ko dyan 5 volts eh. Switch ulit tayo. Madalas tayo mag-switch dyan kasi iba-iba yung area na ginagawa natin, yung space, yung spacing ng tatatuan. Nag-blend lang ako ng gray sa dila. Nahin ko na yan bago yung ano, kasi mahirap pag yan nabura eh. Yung details eh. Yung ginagawa pala natin dyan, unggoy. Original ano natin, original design. Mas okay kasi pag original design mo eh. Yung ginagawa mo eh. Na papakita mo talaga yung ano mo, skill mo. Tsaka para ano rin, practice ka rin na gumawa ng ano, sariling design mo. Meron kang magiging style talaga. Yan, nag-switch ako dyan sa ano, 23 flat shader kasi malaki-laki yung shadean ko dyan eh, na black sa part na yan. Sinisiksik ko lang
Shade ako muna yung mga dark area. Napapansin nyo na hindi ko ginuguhitan yung mga dahon. Kasi para hindi magmukhang cartoons. Yung shader na mismo yung ginagamit ko para makabuo ng linya. Ang swabe talaga gamitin yung Ava Diamond. Recommended talaga siya. May kataasan nga lang yung presyo. Yan. Napapansin niyo ako. Gumagawa ako ng maliliit na linya. Gamit yung shader. Ayun yung magsisilbing ano natin, balahibo. Yung mga kinikreate natin na linya gamit yung shader natin. Mas ano kasi, mas okay kasi tingnan pag yung shader yung ginamit mong pang linya. So, mumukha talaga siyang balahibo eh. Kaysa sa gagamit ka ng liner. Shift lang ako sa gray. Palit na rin ako ng mas maliit na needle. Ayan. Curve mag 13. Curve mag 2. Ayan, napapansin nyo, nakabuo na ako ng ano, balahibo. Ayan. Sa mga veterano po dyan o mga pro, paki-comment na lang po kung may mga kulang pa o mga dapat akong gawin. Kasi ito base lang kasi ito sa kung ano yung ano na experience ko. Kumbaga sariling tuklas lang. Pero okay din naman, kaya sineshare ko rin para sa mga kapatid natin na nag-uumpisa. Linya ka lang ng linya. Yan. Gumamit lang ako ng liner doon sa may ngipin sa baba. 5RL ang ginamit ko doon. Kita na yung bunga nga ng anggoy. Medyo matagal siyang gawin eh. Kaya umabot yung session namin, umabot ng 6 at kalahating oras. Madaling araw na talaga natapos. Dapat ang magiging concept ng ano ko ngayon, gawa, is realism. Kaya lang yung upper part hindi ko nakuha eh. Hindi lumabas yung gusto kong mangyari. Kaya ayun, kinapos din na rin kasi sa oras at ano, sa pagod na rin. Kaya hindi natin masyadong napulido. Tsaka nararamdaman ko medyo bumababa na ng todo yung pain tolerance ng tinatatuan natin eh. Kaya nag-alalay na rin ako. Yan. Pag sa mga ganyang kaliliit na parte yung detalye, gumagamit ako ng ano, round shader. Yan. Diyan na tayo sa parteng mata. Shade ako muna yung mga shadow sa gilid ng mata. Kasi ilan na parte dyan eh. Hindi basta-basta pwedeng ano. Yung mata ginamitan ko ng 5 round liner. Kasi ginamit ko lang dyan, hindi pure black para hindi magmukhang cartoons. Sinausaw ko sa black, tapos sinausaw ko rin sa dark gray ko.
shade ako na uli siya. Kung napansin nyo, no, dun lang talaga ako. Piling-pili lang yung ginamitan ko ng round liner. Kasi kung maaari nga, hindi tayo gagamit nun eh. Kung gusto natin gumawa ng mga realism. Yan. Balik. Sa susunod, pag-uusapan natin yung realism. Yung mga technique. Sa ngayon, ito na lang muna. Yung balahibo ng ano. Sa tagal ko nagtatato, ngayon pa lang ako nakapagtato ng gantong unggoy eh. Wala pang nagsitsempong kliyente na ganito yung style na gustong gawin. Kaya naisipan ko rin yung video. Ano? Chance na rin. Shade on lang. Naluwa ko ng konting gray. Diba, hindi na siya masyadong mukhang cartoons kahit ginamitan natin siya ng round liner yung mata. Balik tayo sa paggawa ng balahibo. Ganun lang naman kasimple mga tol, diba? Yung shader, gagawin mong liner, gagawa ka ng maliliit na lines. Balahibo na yun. Kung nakikita nyo naman, diba, mukha naman siyang balahibo talaga. Goods naman din. Recommended din. Parang i-line nyo lang yung shader nyo. Pipitik-pitik nyo lang. Para mag-create siya ng maliliit na lines. Maliliit na balahibo. Yan o, ganyan lang. Ang tagal nga lang gawin. Kasi ang daming balahibo niyan eh. Hindi ko na halos nasunod yung stencil. Dahil sa mga balahibo na yan. Pero, tinitingnan ko pa rin yung ano ko. Stencil. Nakatingin pa rin ako sa stencil ko. Ah, nabubuo na. Bubuo na yung mukha ng unggoy natin. Tsaka huwag tayo masyadong punas ng punas para makaiwas tayo sa pagkabura ng stencil. Yan yung sa labas naman. Sumusundot-sundot lang ako dyan. Ganun pa rin. Ginagamit kong panglinya yung ano, shader. Yung background na yung ginagawa ko dyan. Sinusundot-sundotan ko lang dun sa mga hibla ng buhok na para sa pinaka-outline. Para magmukhang realistic pa rin. Kasi pag ginamitan mo ng linya yan, wala, sira na yung detalye niyan. Ganun pa rin. Hindi na natin mabibideo ang lahat ng buong session, no? Kasi wala nang space yung phone natin. Tsaka masyadong matagal. Yan. Lapit na matapos. Yung unggoy. Konting hibla na lang, okay na to. Sinaidan ko pa rin para may shadow siya. Kahit may mga hibla na, sinaidan ko pa rin. Para kita yung shadows niya. Yan. Buo nakita na yung mukha eh. Wala pang highlights yan. Liduhin lang natin yung mga shadow. Ayan, sa ilong. Mga dahon naman.
More on shade talaga ginawa ko. Yung ako napansin nyo, medyo mamula-mula. Yung nakita nyong nilag, pinatakong pula kanina dun sa may white. Pang mix ko talaga yon. Para sa mga ganyang background lang. Isasawsaw ko yung gray ko dun sa may pinaghalong white at red. Yan. Ganyan yung effect nya. Mamula-mula. Gray wash siya pero mamula-mulang gray wash. Para mag-iba yung kulay niya dun sa mismong image. Kasi kung gray din ang gagamitin natin dyan, mahalo lang siya dun sa mismong design mo eh. Mas okay kung black and gray pa rin siya pero ma-emphasize mo yung pinaka main design. Kaya sinadya ko talaga na medyo lagyan ng konting pula yung gray wash ko sa part na yan. Kasi para ma-emphasize natin at mas kitang-kita pa rin yung image ng unggoy. Kasi itong mga dahon nasa front siya. Kumbaga nasa likod ng mga dahon yung unggoy. Kung i-gray ko rin yung dahon na yan, hindi na masyadong matatabunan na. Mas lilitaw na ng gusto tong dahon. Kaya ginawa ko, light gray wash lang tong mga dahon na may konting sawsaw sa red para mag-iba lang yung kulay niya. Mag-i-stand out pa rin yung image sa likod. Yan. Kita niyo, 'di ba? Pansin na pansin pa rin yung nakangangang unggoy. Yan. Pusin lang natin yung mga dahon tapos mag-aano na tayo. Highlights. Lalagyan ko na ng highlights to kasi matagal na tatuan pa tong dalawang natitira sa taas eh. Kasi pag hinuli ko pa yung highlights, masakit na masyado yan pag binalikan natin. Baka sumuko na yung tinatatuan natin kapag hindi natin agad tinapos yan. Kasi kakain pa ng ilang oras yung dalawa sa taas oh. Dalawang animals pa yung nasa taas eh. Kaya napapili kong lagyan na ng highlights. Ganyan lang. Hindi ako gumamit ng lining para magmukhang buhay siya. Gamit na gamit yung 13 round magnum ko dyan. Pati yung Ava. Diamond, gamit na gamit. Ava, baka naman. Ayan. Yung background niyan, prinihan ko na lang dun sa may mismong stencil na. Dinagdagan ko na lang kasi, ayun, kung napapansin nyo dun sa gilid, pinagpatong-patong ko lang yung tatlong animals. Yung background niya, drenowing ko na lang sa mismong stencil na. Ayan. Tapos na ito, mag-ano na ako. Highlights. Basta sa mga balahibo, no, mga tol, ganun lang tatandaan nyo. Gawa lang kayo ng maliliit na lines. Gamit yung shader needle. Yan, antique bone. Yan yung gagamitin kong pang highlight sa ngipin. Antique bone. Para magmukha realist talaga. Kasi ayaw gamitin ng ano eh. Ayaw gamitin ng purong white yung ano eh, ngipin. Baka maging model ng Colgate to eh. Yun lang, antique bone gamit ko sa mga ganyang ngipin. Yan, dire-diretso lang. Okay mga tol, lapit na yan.
hindi siya ganun ka-realistic, no? Pero goods pa rin. Not bad na. Ayan. Antique bone pa rin gamit natin dyan sa ngipin. Para hindi ganun kaputi. Yan. Round liner. Ginamit ko. Pure white na yan. Gamit ko dyan. O, diba? Linisin muna natin. Di naman lahat yan kailangan lagyan ng highlights eh. May mga ilang-ilang parte lang. Pag nag-highlights pala ako, hindi ako gumagawa ng mga mahahabang diretsong linya. Pitik-pitik lang ng ano, ng puti. Yan, ganyan lang, kalakalahati lang. Hindi ko binubuo. Kumbaga, yung natapatan lang ng liwanag. Ganun lang. Para mas makatotohanan. Tsaka yung white, hindi naman ganun talaga tumatagal sa balat ng tao yan eh. Dagdag sakit lang sa kliyente yan. Yung mga importante lang talaga nalalagyan, ayun lang ilagyan nyo. Hindi nyo lang kailangan lagyan lahat ng white. Yan. Mga dahon. Tapos yung mga balahibo, lalagyan din natin ng konti-konti lang. Lagyan natin ng konting uban. Si King Kong. Ang pasensya na kayo sa haba ng video na ginawa ko ngayon. Lakas makaubos ng data nito mga sir. Yan. Ngayon pa rin ginamit kong pang-highlights yung curve mag na pang gamit ko rin kanina sa ano mga far. Yan, kung napapansin nyo, mukha naman siyang balahibo. Yan, konti-konti lang. May mga lagyang uban lang. Ganyan lang uban si King Kong. Yan. Ang mukha lang siyang makatotohanan. Hindi naman kailangan masyado marami yung puti. Yan. Mga spot lang na kailangan ng liwanag. Linisin natin. Gamit kong foaming soap dyan yung ano, Betadine foaming soap. Spray muna natin green soap. Ayan na. Galit na ungoyin natin. Bigyan ko muna yung armor. Tainga muna saglit. Tapos doon na tayo sa elepante. Yung elepante hindi ko na video ng maayos eh. Ang daming shots na natatakpan ng ulo ko yung camera. Kaya konti lang yung nakuha nating video dito. Ang kadalasang ginamit ko pala dyan yung round shader na 9RS na Ava Diamond. Ava cartridge pala. Yan ko napapansin yung stencil, no? Sobrang madetalye. Kaya round shader talaga ginamit natin. Although gagamit pa rin tayo ng yung curve mag dyan. Pero gamit na gamit dyan yung round shader. Ayan. Shade down muna yung mga dark parts. Ayan. Pinapanglinya ko rin yan. Pinanglinya ko yan kasi yung shader kasi para magmukhang realistic naman. Kasi pag yung ginamit ko dyan yung RL tas dark masyado yung needle lagi, ay na ink yung ginamit ko. Magmukhang cartoons talaga eh. Kaya yung ginagamit ko dun sa linya sa mga ilong, shader na rin yan. Round shader. Gamit muna ako ng
curve mag. Ganyan yung unggoy natin, oh. Kita niya yung balahibo. Okay naman, di ba? Nahirapan ako dyan sa elepante. Kumbaga, first time ko lang din gumawa ng ganyan, eh. Ang gantong team wildlife concept. Ngayon lang ako nakagawa. Kagabi lang pala. Kaya medyo nangapa rin ng konti. Pero okay naman. Contento naman ako sa kanila basta. Pero yung bandang taas, medyo kinapos na kami dun, eh. Dahil sa sakit na rin at ano, mabang oras ng tatuan. Yan ako nakapansin nyo. Pinipreestyle ko na lang yung pagawa ng texture dun sa likod ng elepante. Yan, linya-linya lang din. Parang yung balat niya parang nag-coconut, nagbibitak. Ayan. Esensya na, hindi ko nakuha ng lahat ng parte. Konting clips lang yung nagawa natin dito sa elepante na to. Bilisan lang yung tenga, yan yung tenga. Ang hirap din pag ganyan ka siksik yung mga detalye. May times na maiisip mo, kaya ko ba to? Sobrang dami na detalye. Pag tinamad ka, talo ka. Hindi maganda kakalabasan. Kaya ako medyo nakaramdam ka na ng pagkabagot o tinatamad ka na sa mga detalye. Yossi, break muna kayo. Pahinga muna kayo. Para manariwa uli yung ano mo. Yung gana mo. Yung kamay mo. Kasi napapagod ka na, eh. Break kayo kung medyo tinatamad ka na. Mag-break kayo, Yossi. Break kayo. Okay, soft drinks. Anong ba yung soft drinks? Tapos balik ka na lang ulit pag okay na. Para ganado na ulit. Kasi kung ganyan, ganyan makikita mo stencil, nakakatamad, eh. Ayan, naglinya ako dyan. May mga parteng nilinyaan ako dyan. Konting-konti lang talaga yung ginamitan kong linya. Kasi hindi masyadong masiksik yung ano natin, eh. Round shader natin, eh. Wala akong stock ng round shader na mababa yung number. Yung bilang. Tsaka yung pinang line ko dyan, gray wash lang. Medium gray lang. Kaya ganun pa rin. Hindi pa rin siya magmumukha masyadong cartoons. Ano, nag-zoom out na kasi nahirapan na ako, eh. Kadikit sa noo ko yung camera, eh. Sinoom out ko na. Patapos na rin naman itong video. Hindi ko na binidyoan yung oso kasi full na yung ano ko, eh. Memory. Ilang oras ba naman yan? 2 oras. Yung unggoy, 2 oras at kalahati. Itong elepante, umabot ng ano to. 2 oras. Kung bibidyohan ko pa tong oso, wala na. Nakakayanin na ang storage ko. Yan. Ngayon lang tandaan nyo. Ngayon lang naman yung pinag-usapan natin, yung animal fur. Yung voltage na ginamit ko dyan, lumakas lang ako ng 6 volts dun sa Ava Diamond. Tapos dun sa Eagle Rotary tsaka Stealth,
nag 5 volts na lang ako. Kasi depende naman talaga yung volts eh, saga kung paano ako magsha-shade eh. Pag so, pag-uusapan din natin yan siguro sa mga susunod na video na yung voltahe. Tapos na ito mga utol, yan highlights ako na lang. Yung parang ginamit ko dyan na pang highlights yung antique bone dyan sa tusk ng ano, sa sungay ng elepante. Sasaktan na yung ano natin dyan, canvas. Kaya hindi ko rin masyadong ano eh. Umalalay na lang ako sa part na yun eh. Hindi ko masyadong napulido. Yan, dyan siya nasaktan ng todo eh. Sa bandang kiligin eh. Kaya inalalay ko na lang. Natapos na. Follow nyo ako sa Facebook mga utol. Lalagay ko sa description yung link, yung page ko, tsaka yung FB account ko. Follow nyo na lang mga tol. Maraming salamat sa panonood mga utol ah. Sana may mga natutunan kayo. Yan ang kinalabasan. Hindi siya ganun ka-realistic, pero goods naman. Maraming salamat mga utol. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Gagawa pa ako ng gagawa ng mga video. Hanggat kaya. Hanggat meron pang naiisip na mai-share sa inyo. Subscribe kayo mga utol. Maraming salamat.